Have you ever been in love, been into a romantic affair, or been heartbroken? Then, here's your chance now to watch and listen to a love guru who can make you fall or ease the pain in your heart. Moments of Love with John Ericsson. Now, live on PEP TV Channel 3 and the Ultimate 105.5 FM. Moments of love, close beside you in the warmth of the light. Hello and welcome to Moments of Love. I'm John Ericsson, welcoming you to another episode. And this program is happening on Wednesdays at 3 to 6 p.m. live on PEP TV Channel 3 and the Ultimate 105.5 FM. Welcome to Moments of Love. All right, you can now start sending your messages, your love codes, your love problems, and your love messages for your loved ones. Our numbers are 0915-361-0333 and 0928-909-2909. You can also watch Moments of Love with John Ericsson live on www.peptv3.com and www.du1055.com. You can also like our Facebook fan page for Moments of Love with John Ericsson. Just search for it on Facebook, and there you can post any of your messages. Okay? So I hope you guys are having a good time right now, and I've got a lot of great love songs lined up for you this afternoon for your listening pleasure, just to make you feel like falling in love. Here we go. And now, here's the music. Coming from Marion Honor, this is her version of the song, Just Give Me a Reason. Right here on the Ultimate 105.5 FM and PEP TV 3. Right from the start, you were a thief. You stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty. With every touch, you fix them. Now you've been talking in your sleep. Oh, things you never say to me. Oh, tell me that you've had enough of our love. Just give me a reason, just a little bit soon enough. Just a once again, welcome to Moments of Love with John Ericsson. I guess we now have to start reading some of your messages, and I've got some of the beautiful love quotes right here. Somebody here says, you know how I know that me and her are really meant to be with each other?
We do everything that a real love story could tell. We make each other laugh so hard that we don't care how ridiculous we look. We're not ashamed of each other's not-so-attractive appearances. We fight and argue over our own selfish pride and opinions. We talk about things that are beyond interesting and the way we come up with theories that we both are just shocked to even understand how we came up with that. I love you because I enjoy life with you. Thank you for sharing beautiful life with me, Ira. I love you. That is from Viraj of Angeles City. I hope that I pronounced it correctly. Okay? Thank you. Somebody says, kapag nasaktan ka, huwag mong gamitin ang mata mo para umiyak sa taong nanakit sa'yo. Gamitin mo ito para maghanap ng iba na magmamahal sa'yo ng totoo. That is from Catherine May of Nueva Ecija. Thank you so much. Best things in life are not the materials that you want, but the one who love and stick on your side in every minute of your life. From Jill of Quezon. Hindi kahinaan ang pagiging single dahil ito ay isang patunay na you are strong enough to wait for the person who deserves your love. From Anna of Magalang. Kapag pumasok ka sa isang relasyon, iwasan mo ang salitang promise. Dahil ang promise, masarap pakinggan pero masakit kapag hindi naparindigan. From Rowan of Baliti. Okay, thank you. Cessna of Angeles City says, being humble is much important than being wise, because God doesn't need a proud mouth that speaks much, but a kind heart that listens. There you go. Thank you so much. Okay. Another one, sabi mo, nasaktan ka nang malaman mong may mahal na kong iba. Ako ba tinanong mo kung nasaktan ako noong hinayaan mo akong magmahal ng iba kahit alam mong mas mahal kita? I love you, John. From Jane Orzami. Okay, thank you so much to you, Jane. And this one is coming from Roselyn Elimanao. Ang taong dapat mong hangaan ay yung taong handa kang iwan dahil may mahal kang iba. Dahil hindi lahat ng nagmamahal ay may kakayanan na magparaya. Hindi lahat kayang intindihin na nasa kahit anong dahilan, hindi kayo nilaan para magmahal. Maraming salamat sa iyo. Okay, and I've got a love problem right here. Hi, John. I've been in a relationship for almost 3 years, and sadly, I had to leave the Philippines to find a job. I really don't want to be apart from my girlfriend. What can I do to make a long-distance relationship work? That's from Viraj of Angeles City. There you go. Thank you so much for that, Viraj. Anyway, I really understand that it is really hard to be in a long-distance relationship. But, well, as I believe, no matter how far you are from each other, if you both love, respect, and trust each other, and if you know how to handle not only to respect your partner, but to protect your relationship. And you have to be faithful also. I'm sure this long-distance relationship will still work. All right? Well, I have seen a lot of couples who were in a long-distance relationship, but then they still survived. It's because they really respect each other. That no matter how far they are from each other, they still exercise their limitations. So it doesn't matter how far you are from each other. Though it is really, really hard to be in a long-distance relationship, I still believe that you will still survive if only the two of you
will protect it and will fight for it no matter what happens. Okay? Thank you so much, Viraj of Angeles City. And this is another beautiful love quote. Lahat naman kasi sa una ka lang masaya, sa una lang masakit. Lahat kasi lilipas din. Lahat kukupas din. Lahat mawawala din. From Secret Girl of Pampanga. Minsan, kung kailan ka natutong magmahal at saka ka iiwanan, kung kailan ka nagseryoso, saka ka naman niloloko. San ka ba lulugar? Doon sa mali na masaya ka o sa tama na lumuluha ka? From Sheila Marie of Manila. Wow, that's really nice. Ang hirap, diba? San ka ba talaga lulugar? Doon sa masaya ka pero alam mong masasaktan ka o hindi tama. Pero, well, masaya ka naman. O doon sa tama pero lumuluha ka. Talagang mahirap yun, mga kaibigan, no? Kaya nga, sabi nga it is really hard to find someone na talagang makakasama mo siya for the rest of your life. Kasi marami tayong mga stages na dinadaanan. Maraming mga proseso na dinadaanan. Marami tayong mga nakikilalang mga tao na pwedeng mahalin natin at magmamahal din sa atin. But there is only one na makakasama natin habang buhay. At yon ay si Mr. Right and Miss Right. Anyway, maraming salamat. And somebody says, most relationships fail not because of the absence of love. Love is always present. It's just that one loves too much and the other loves too little. From Giselle of Pulungbulo, Angeles City. Thank you so much to you. Okay. Miss ko ang ngiti mo, lalo na kapag ako ang ngingitian mo. Miss ko ang mata mo, lalo na kapag ako ang tinitingnan mo. Miss ko na ang boses mo, lalo na kapag ako ang kausap mo. Pero alam mo kung ano ang pinaka miss ko? Ikaw mismo na mahal ko. Okay. That's from J.R. Boldavino. Okay. I hope that is correct. Anyway, ang puso madaling suyuin, pero ang isip hindi basta-basta. At higit sa lahat, kapag ang tiwala nasira, mahirap nang ibalik pa. From May Soriano, there is another love problem here. Good PM, John. Advice naman po. Tatlo po ang girlfriend ko. Naku ha, grabe to. Pero lahat po sila, mahal ko. Ano po ang gagawin ko? Pero hindi po nila alam na tatlo sila. From Orlan of Capas, Tarlac. Naku Orlan, ewan ko ha kung anong tawag dyan sa katulad mo. Alam mo, bihira yung mga ganyan. May tatlong girlfriend, no? Kung totoo man yan sinasabi mo. Kadalasan eh, dalawa lamang sila. Pero kung tatlo ang iyong girlfriend, eh, napaka-playboy mo namang masyado, ano? If ever na totoo man yung sinasabi mo, alam mo, you don't have any choice, no? But to give up your two girlfriends. Okay? Kasi, alam mo, mahirap kapag ka ikaw ay nasa ganitong klaseng relationship. It's always complicated. Lalo na, they don't even know na tatlo silang girlfriends mo. You know, Orlan, siguro you have to teach yourself, no? You have to be responsible. Kailangan maturuan mo ang sarili mo na maging responsable. Because kapag dito nasanay ka, mahihirapan ka na hanggang sa pagtanda mo. Baka hindi ka na makontento sa dalawa, sa tatlo. Baka mas higit pa dyan. At malaking problema yan, no? Dahil sabi nga nila, sa una, pwede pa. Okay, kayang-kaya pang lusutan yan. Pero in the end, baka ikaw din ang magkakaroon ng problema at baka yan ay bumalik din sa'yo. So Orlan, what I'm saying right now is give up the two. Piliin mo sa kanilang tatlo ang isa na talagang gustong-gusto mo, mahal na mahal mo kaysa sa dalawa, yung gusto mong makasama for the rest of your life. Kasi kaya tatlo siguro ang girlfriend mo, it's because
hindi ka pa handang magseryoso sa pakikipagrelasyon. So parang pwede rin kasing itong tatlong ito, lahat ay fling. Though nakakaramdam ka ng pagmamahal sa kanila. But there's also a possibility that maybe you don't understand what love is. Diba? We can always say na mahal natin sila. Pero there's only one person that we will truly love. At yun ang piliin mo. Don't be in a very complicated relationship like this, no? You have to teach yourself as early as now. Dahil I'm telling you na baka magsisi ka lang sa bandang huli. I hope that you will follow my advice, okay? And don't be so selfish. That is a sinful attitude. Yung pagiging dalawa o tatlo ang girlfriends, okay? Respect the girls, alright? Anyway, maraming salamat sa iyo. You're still listening to Moments of Love with John Ericsson, and you are watching it on PEP TV Channel 3. This program is happening on Wednesdays at 3 to 6 p.m. Here's some music right now from Marion Honor. And if you ever change your mind. There was once a time when I thought of no one else but you. You'd look into my eyes and I'd see the whole world in front of me. We were perfect for each other, no one else would dare compare, no. Thought that we were steadfast, but feelings don't last, oh no. It's now time for Heart Matters. Share your true-to-life stories of love, wherein hope and healing comes within. Moments of Love with John Ericsson. Hello and welcome to The Heart Matters, a special segment of Moments of Love, where we feature love stories from our letter senders. And now, here is our story for this week.
Dear John, my name is Elsa, 23 years old. I'm also one of the listeners of your program. Oftentimes, I can relate to the stories you are reading on air. This is the reason why I wrote you a letter, to share my own experience in love. I never had a boyfriend, John. No boyfriend since birth, as they say. I'm not fond of going out with guys. I live in Tarlac, but I'm staying here in Pampanga because I'm working in one of the companies in Clark Freeport. Paminsan-minsan, umuuwi rin ako ng Tarlac whenever I'm not busy, lalo na kapag na-homesick na ako. And sometimes, hindi na rin ako nakaka-uwi dahil nagtitipid ako. Mahirap lang kami dyan. Tumutulong din ako sa pagpapaaral sa mga kapatid ko. Nakikita lang ako sa aking tiyahin dito sa Pampanga. Here, I met Sir Jason. He's 33 years old, but he doesn't look like 33 dahil mukha lamang siyang nasa mid-20s. He's our newly assigned boss here in Pampanga. I don't know, but when I first saw him, I felt the spark. Matipuno siyang lalaki, may dating, at matalino. I can't deny that I really admire him, John. And of course, hanga rin sa kanya ang maraming kababaihan sa aming trabaho. We see each other every day, except Saturday na day off niya at Monday naman na day off ko. And because I really admire him, John, hindi ko maiwasan na mag-abang sa kanya every time na dumadaan siya. Sometimes, nakakasabay ko pa siya sa cafeteria namin. One day, may pinaabot na papers ang isa naming boss sa kanya. I was so nervous that time but I had no choice kundi sundin ang utos sa akin. Inabot ko sa kanya ang mga papers and I said na pinapaabot sa kanya ni Ma'am Lea. Nagpasalamat siya. Pero bago pa ako tuluyang makalayo ay tinawag niya ako ulit. He asked for my name, just for him to familiarize the names and faces of the employees. And so, I gave him my name. With that very simple thing, I felt happiness. I don't know why. Kinilig ako just because he asked for my name. I can feel na mabait siya. And every time na nakakasalubong ko siya, I always greet him good morning or good afternoon. At may halo pang kilig dyan. I know lahat naman ng mga empleyado ay ginagawa ang ganoon sa mga boss namin. Kaya hindi naman siguro magiging halata na may paghanga ako sa kanya. One night, it was raining. While I was walking along the highway upang doon ay sumakay ng jeep, biglang may bumusinang sasakyan sa aking likuran. And when I turned around, it was Sir Jason. Nagulat ako at nataranta nang makita ko siya dyan. He asked me kung gusto kong makisakay hanggang kanto dahil malayo-layo rin ang kanto kung saan ako sumasakay ng jeep. Hindi na ako tumanggi dyan. Sumakay ako nakabadong kabado. He asked me where I live. At sakto naman na along the way lamang ito kung saan siya nag-i-stay. He offered me na sumabay na sa kanya hanggang sa mismong kantong sakayan ng tricycle papunta sa amin. Nagkakwentuhan kami and there nalaman ko na taga Manila pala siya at nangungupahan lamang ng dorm dito upang magtrabaho. Panay ang sagot ko ng opo sa kanya. But he told me na
huwag na daw akong mag-uupo sa kanya at huwag ko na rin daw siyang tawaging sir. Lalo na kung wala naman kami sa trabaho. Sumunod naman ako dyan. Naging magaan ang loob ko sa kanya. Napakabait pala niya. Pagkatapos noon, naging casual na kami sa mga sumunod na araw sa trabaho. But he is still my boss, John. We always greet each other every time na nagkakasalubong kami. Sometimes, nakakasabay din naming mga empleyado ang mga boss namin na kumain sa cafeteria. Mababait naman ang mga boss namin, John. Kaya ganoon na lang kami naging malapit sa kanila. And it's because Sir Jason is one of the new bosses here. Laking pasasalamat niya dahil mababait daw ang lahat ng mga katrabaho niya. One night, he offered me again para sumabay na sa kanya sa pag-uwi. Hindi na ako tumanggi because deep inside myself, gusto ko rin yon. Habang nagbibiyahe, nagkakwentuhan kami at mas naging malapit sa isa't isa. Very light lang siyang kausap dyan. Tipong, you can talk to him anything under the sun. At may sense siyang kausap, kaya mas lalong tumindi ang paghanga ko sa kanya. If you're not the one, then why does my soul feel glad today? If you're not the one, then why does my hand fit yours this way? If you are not mine, then why does your heart return my call? If you are not mine, would I have the strength to stand at all? I never know what the future brings, but I know you're here with me now. We'll make it through, and I hope you are the one I share my life with. I don't wanna run away, but I can take it. I don't understand. If I'm not made for you, then why does my heart tell me that I am? Is there any way that I could stay in your life? He asked for my cell phone number, John. I don't know why, but I gave it to him. Who am I to refuse, John? So I gave it to him. And when I got home, I received a text message from Jason. He just said, "Thanks for the nice conversation." Then, I replied and said, "I should be the one to thank him dahil sa paghatid niya sa akin." Then he said that he enjoyed my company. I was so happy nang mabasa ko yon. Then it came to my mind na posible kayang may gusto rin siya sa akin. The next day, it was my day off. Surprisingly, I received another text message from him. He noticed na wala daw ako sa work. That's why he asked me if it was my day off. Then I said yes. Sabi ko sa isip ko, hinahanap-hanap din pala niya ako kapag wala ako. I was so happy that time, John. But I was more surprised with his next message. He said na sayang naman daw kung hindi kami magkakausap that day. Then, he asked me if it's okay to invite me for a coffee after his work. Bigla akong nanginig sa kaba, John. Na-excite ako na hindi ko maintindihan. Pumayag ako at nagkita kami. Muli ay nagkakwentuhan kami at mas lalo pa naming nakilala ang bawat isa. I can't explain how happy I was, John. Basta ang sarap lang sa pakiramdam. I think he can be the man of my dream. As day passes by,
napapadalas na ang paglabas namin. Madalas na rin akong sumasabay sa kanya, papasok at pauwi galing ng trabaho. Medyo nakakahalata na nga ang iba naming mga kasamahan. But I still know that there's nothing wrong with what we are doing. One night, while we were on our way home, habang nasa kotse kami, hinawakan niya ang aking kamay. I was so shocked, John, because I was not expecting it. But then, pinabayaan ko na lang siya. My left hand was shaking while he was holding it. Grabe talaga ang excitement na na-feel ko, John. It was a different kind of happiness. At doon ko lamang naranasan ang ganoon. I was so speechless at hindi na ako nakakibo. Mixed emotions ang naramdaman ko, John. I know natatakot ako, but I'm happy and excited dahil talagang crush ko siya. I never thought na ganito pala kasarap ang pakiramdam. Nawalang bigla ang takot ko. Then he asked me to have a dinner together at his dorm. I became more excited with what he said. But at the same time, I feel so nervous. And it's because I'm happy with him. So I said yes. Then, pagdating namin sa kanyang dorm, he prepared something to drink. Then, nagluto siya. Tinulungan ko rin siya sa kanyang pagluluto, John. Then, kumain na kami. We talked about so many things while we were having dinner. At pagkatapos noon, habang nakaupo kami, he kissed me. I don't understand why I couldn't react with what he was doing to me like when he kissed me. Probably, I enjoyed it. And I guess I'm matured enough to accept this in myself. That was the very first kiss, John. I can't explain the pleasure it gives me. Nagtuloy-tuloy ito hanggang sa naramdaman ko ang init. Mahirap na palang kontrolin ang sarili kapag ganoon na ang nararamdaman mo, lalo na kung crush mo ang isang guy. To make the long story short, nangyari ang hindi inaasahang bagay. I couldn't believe it happened, John. I didn't expect na ganoon kabilis mangyayari ang lahat. I was really shaking while we were doing it. But as far as I know, we made love, John. Yes, I know it was love, and I can't go wrong. Dahil lalo siyang napalapit sa puso ko since then. He's my very first John, that's why I treasure him. Especially the moment I gave myself to him. Weeks have passed at nagtuloy-tuloy ang relasyon namin. I am so happy with him. And every time we are together, I feel no worry. He's the type of a guy who is dependable. Whenever I am with him, I feel like a princess. And I really feel so secured. Until one day, while we were at his dorm and he's busy preparing for our dinner, I accidentally saw a picture in his wallet. A picture of a baby girl with him. If you're going to look at the picture, John, it looks like a family picture. Kaya kinabahan ako sa sumagi sa isipan ko. Naisip ko na ilang buwan ng pagsasama namin, he never said things about his family. He never mentioned kung ilan silang magkakapatid o kung ano ang estado nila sa buhay. So I asked myself, posible kayang may pamilya na si Jason? Fate, when you straight me,
And when dinner is ready, niyaya na ako ni Jason para kumain. Then, he saw me holding the picture. He asked me what I was doing with the picture. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa, and I asked him kung kaano-ano niya ang mga kasama niya sa picture. Hindi siya nakasagot ng maayos dyan. I asked him directly if he is already married, kung may anak na ba siya, at kung niloloko lang niya ako all this time. He never answered me, John. He can't even look into my eyes. Tama ang kutob ko. I just slapped him on his face and I walked out. It was so painful, John. Naglalakad ako na nanginginig sa sobrang galit sa kanya. I never thought that this thing could happen to me. Hindi ko na alam ang nararamdaman ko sa sobrang sakit. Hindi ko rin inisip na maluloko niya ako ng ganoon. Jason never stopped calling and texting me, but I never answered any of his calls and text messages. He kept on saying na sagutin ko ang kanyang mga tawag. But still, I never did. I said to myself that I will never talk to him anymore because I was so mad with what he did to me, John. And I can't do anything but to accept it. Because I am away from my family, wala silang kaalam-alam sa mga nangyari sa akin. I think it is much better kung wala silang alam tungkol kay Jason. Dahil nakakahiyang malaman na naloko lamang ako. I became so stupid, John. Hindi ko rin siya pinapansin sa trabaho. I admit that every time I see him at work, I'm slowly dying. That's how difficult for me to move on, especially when I see him every day. Napakahirap pala, John. Until one day, when I was on my way home, sinundan niya ako at nakiusap na kung pwede ay mag-usap kami. We talked inside his car. He asked for my forgiveness. He said that he loves me. And when I heard that, hindi ko napigilan ang sarili ko na mapaiyak. I know that I still love him despite of what he did to me, John. I just can't deny because I will never hurt like this if I don't really love him. Hindi ko maintindihan kung bakit biglang lumambot ang puso ko after he said that to me. It's just like someone is pushing me to forgive him and be happy again. At ganoon na nga ang nangyari, John. Napayakap na lang ako sa kanya and I just kissed him. Hindi na ako nag-isip pa. Hindi ko na inalala pa ang sasabihin ng ibang tao. All I was thinking during that time was just me and Jason. Naging maayos muli ang aming relasyon sa kabila ng alam ko na may sarili na siyang pamilya. Hindi ko na naisip pa ang magiging kalagayan nila because I'm happy every time we are together. John,
Nobody wants to be a mistress. And I never thought about it. Pero wala akong magawa dahil mahal ko si Jason. Pinasok ko ang bagay na hindi dapat. There are times na kausap ni Jason ang kanyang wife and sometimes ang kanyang baby para kamustahin sila. Though I'm enduring the pain, still, I am trying to be numb of what I see, John. May isang magang di mo hagan, ang mata kong di ka magigisunan, turuan mo ako'y huwag masaktan, kahit ako para sa'yo ay isang hiram. Hindi dapat magdamdam. Di mo lang alam na kahit pamali, naging langit ang bawat sandali. Magmula ng halik mo'y tumampi. Pag-ibig mo, pag-ibig ko, kapwa-hiram. Wala ka ba? John, because he is far away from his family, hindi naging mahirap ang pagtatago namin sa aming relasyon. Nagpatuloy kami sa kung anong meron kami. There were nights na hindi ako makatulog sa kakaisip kung tama ba itong ginagawa ko. I felt guilty. Konsensya ko ang kalaban ko, John. Pero tila ba nawawala ito every time na we are together. Our relationship became perfect, except for the fact that he has his own family, and I am just a mistress. Naiiyak na lamang ako dahil pangarap ko talaga ang ikasal at humarap sa altar. But I still know na malabong mangyari ito sa piling ni Jason. Ganun pa man, mahal ko pa rin siya, John. Sa ngayon, yun lamang ang bagay na pinaka-importante para sa akin. Ang araw-araw na magkasama kami ni Jason. Medyo nagtataka na nga rin ang tiyahin ko sa madalas kong pag-uwi ng late. Pero itinago ko pa rin ito sa kanya. One day, while we were at the mall, there is one guy na bumati kay Jason, halos kasing edad niya. Biglang binitawan ni Jason ang pagkakahawak niya sa aking kamay. Nagkamustahan sila, and he introduced me as his workmate. And he said na napag-utusan lamang kami na bumili ng materials na gagamitin sa trabaho. Tila kabado sa Jason, I can also see na naghihinala ang lalaki. Hanggang sa nagkahiwalay na kami. Jason told me na isa siya sa mga close friends nilang mag-asawa. Kaya ganoon na lamang ang kaba niya nang makita niya ito. That's why inintindi ko na lamang ang naging reaction niya that time. John, just few days before Christmas,
and we have this 3-day vacation from work. Of course, we will not spend Christmas together, but he will spend Christmas with his family. So sad, I can't be with him that Christmas, John. I had no choice but to understand everything, because I am just a mistress. Minsan, bumabagabag din sa isipan ko kung ano kaya ang ginagawa niya with his wife. Sometimes I get jealous, John. I can't control myself. Nahimasmasan lamang ako nang matapos na ang bakasyon. Pagkatapos noon, ay nagkasama na kaming muli ni Jason. I became happy again, John. I thought that happiness will never end. One day, while we were at the dorm, may kumatok sa pintuan. Nagtaka kami ni Jason kung sino yon dahil wala pa namang bumisita ang kaibigan sa kanya sa dorm since he transferred here in Pampanga. Ganun pa man, I opened the door. At laking gulat ko nang makita ko ang isang babae. She looks familiar to me. At ito nga ang nasa larawan na nakita ko. Ang asawa ni Jason. Nagulat din ang babae pagkakita niya sa akin. She asked me who I am. Sabay labas naman ni Jason. Laking gulat din niya nang makita ang asawa. Nakita ko ang galit sa mga mata ng asawa ni Jason. And I know what she was thinking that time. Na ako ang babae ni Jason. May rami nang napako sa buhay. Mula nang tayo'y nagmahalan, puso ko'y natutong tumipok sa isang kumpas. Hanggang isang pinting na lamang ang marinig mula sa ating dibdib. Ngunit paraiso na ating narating ngayon'y naglalaho tulad ng isang bituin. Habang ikaw ay naririto sa titib, paglalaban ko ating pag-ibig. Sa harap ng paghihirap at masakit, ako'y handang magtiis. Hanggat di kita lubusang maintindihan, aaminin ko ang pagkukulang. Hanggang kailan kita mamahalin, tanong ng puso ngayon naniningin. Hindi ko alam kung papaano ko matatakasan ang ganoong eksena ng mga sandaling yon, John. Dahil sobra ang takot ko at feeling nagsisisi. Tinatanong niyang pilit kay Jason kung sino ako. Jason became speechless. Hanggang sa ako na ang tinanong ng babae nang pasigaw kung sino ako. Jason did everything para magpakahinahon ang kanyang asawa. Ngunit hindi rin ito huminahon. Nakatanggap ng malakas na sampal si Jason sa asawa niya at pinagmumura siya nito. At sabay sabing walang hiya siya. Then, umalis ito palayo sa amin. Mabuti na lang at hindi niya ako sinaktan, John. Hinabol ito ni Jason habang tinatawag niya ito ng babe. Naiwan akong luhaan at ramdam ang takot at sobrang sakit na makita na mahal ni Jason ang kanyang asawa.
Nakita kong hindi niya ito kayang iwan. I know that I am just a mistress. But it's still very painful for me, John. I asked myself kung bakit ganito ang napasukan ko. I did nothing but to cry, John. Umuwi ako ng bahay na luhaan. Ano nga ba itong pinasok ko? Hiyang-hiya ako sa aking sarili. I love Jason, but I know I can never be happy kung may natatapakan ako at may ibang nasasaktan. The next day, pagpasok ko sa work, I noticed na wala si Jason. Ilang araw din siyang hindi pumasok. Hindi rin siya nagpaparamdam sa akin for a number of days. Then, after almost a week, I received a text message from him. He said na he is in a coffee shop now and we need to talk. Inihanda ko na ang sarili ko sa sasabihin niya dyan na kailangan na naming tapusin ang namamagitan sa amin. I went there, and when I saw him, bigla na namang nanumbalik ang lungkot nang makita ko siya dahil na-miss ko rin siya. There, we talked, and he said that we need to stop everything between us because he can never leave his family. Napaluha na lamang ako sa sobrang sakit sa narinig kong yon, John. I know that he is right, at yun nga ang dapat naming gawin. Though it was so painful for me, we said goodbye to each other. Walang kasing sakit at walang kasing lungkot, pero kailangan ko pa rin tanggapin. I know na ito lamang ang pinakatama sa lahat ng mga maling ginawa ko. At dito ko lamang maitatama ang lahat before it's too late. Kaya nagpakatatag na lamang ako dyan. Kinayanan ko ang lahat gaano man kahirap. Until now, I'm still in the process of healing. I know that with God's help, I will surely survive this trial in my life. I know na hindi pa rin niya ako pababayaan. And I'm still hopeful that maybe one day I will be meeting the right person I've been waiting for. Ang lalaking magmamahal sa akin at maghahatid sa akin sa dambana. Thank you so much for reading my letter on Moments of Love, John. I hope that my love story gave your listeners an inspiration and something to learn. More power to your show. And God bless. It's me, Elsa. Now that we have gotten through one more fall, I can just admit I've got it all. Cause I do. Cause I've got you. We've crossed these battle lines too many times. It passes through the heart, but it never leaves a mark. Yeah.
beside you in the